looks scary. I mean, scary para sa kanilang side. Kasi meron man silang harit dito at Lord. Yeah. Yung iba nilang ingredients ay parang nakasapan na lasa. Ito yung pinag-usapan natin kaninang simple swag, naging kumbaga, nagdinagdaga ng swag pa. Oo. Yung simple na dribble, pumektos pa ng konti. Oo. Pero sa tingin ko, may plano eh. Pero agree ako sa sinabi ni Doggy kasi dito na onage na mas naayos nila yung timpla kasi nahanap nila yung mid-game na damage output. Unlike kanina na talagang late na apat na makukunat eh. At saka kung nakita nyo yung Chu naka-arrival sa pakanato ni Hayes, so sinisisi ko dito si Hayes. I mean, like again, yung nakita natin na game, ina-adapt na kagad ng ibang pro player. Like, yeah. That's how fast, that's how the way they react. Pag nakita sila maganda, they gonna improvise, they gonna babaguhin nila yon, they gonna make them na, kami talaga magpapauso yan. So that's what they're doing. Bago na naman sa mata, nakaka-excite, ito na, ito nakakatuwa. Na. Actually, guys, kailangan nyo na isipin yung mga predictions. So I'm gonna start with my prediction. Although yung draft, medyo favored niya yun sa ownage. Feeling ko kasi after game one, if you look at it, parang medyo nasa side pa rin ng Geek Fam yung advertent. So, kung prediction lang, I'm gonna hedge my bets, I guess, so para sa Geek Fam. Manjin, what's your vote? Kukunin ko siguro yung Geek Fam dito. Sabi na ni Doggy kanina eh, naglalaro yung draft ng ownage sa first phase ng kamay ng Geek Fam. So, na-control ng Geek Fam yon. So, I think Geek Fam yung game. Okay. How about you, Prof. B? I'll go for Geek Fam. Yung pick nila, parang going straight to end the life ng buhay na mismo, ano, ownage. They have this, finisher moves na eh. Finishing touch. Finishing touch na. So, I'll go for Geek Fam. Sa akin, holy crap. Shane, kailangan ko ata ng tulong mo dito. But, eto, sa ownage, I like the mashup pick. Sa totoo lang, gusto ko yung originality, new pick, new draft, something new, refreshing talaga sa mata. But still, maglalabas ako ng konting information. Never sa scrim, never kaming nanalo sa Geek Fam. Even once. Ooh. Sa tournament lang, but scrim, never. I will go for Geek Fam. Wow! Okay, for the first time ever, unanimous, hindi anonymous, ang ating decision para sa ating panel predictions. Thank you so much, Hottie Battle. But now we're gonna pass it on to Shane Boo and Baymax. Is this gonna be game 3 or 1-1 ba? Pasalan natin sa kanila. Maraming salamat, Poops, sa dalawa pa nating mga panel. Yes. Mga kaibigan, Shane Boo with the Waffer and I. At kasama rin siyempre si Manny Genji. Geek Fam, Ownage, game 2 of the Special 3 series. Naglagay na to. Especially with Ownage playing with their backs against the wall na, no? They cannot afford to lose this one. And of all doubts is actually onto them. So that's one big question. Grabe yung, ano, yung isang panel natin. Ano? Grabe maka-reference ng basketball. Puro appear lang naman ginagawa pag naglalaro. 99.9 appear per game. Grabe, no? So at least sigurado. Pero here on the top side, we have Escanor. That might be going down, mga kaibigan. First blood na nga. Grabe dito si Nixu. Yeah, and they went all in onto Escanor. Actually, that is a Claude. Can easily be punished. And ang pinaresan pa doon, what is of the Masha. So there's kind of a cheesy part there talaga. Alam natin, makapal yung buhay ng Masha. With a freedom to go for a very early tower dive. Yeah, okay. So ito, makikita naman natin, both side of the teams will just want to clear their own side of the jungles. But Kingpin here in Dokmen might be stealing this green jungle dito sa bot side. Indeed, habang yung kabila naman wala pang gumagalaw. Una wala na pa. Scout kagad dito ay si Why Not. Grabe si Paring Why Not. Yeah, it's just disrupting here. And now, corner si Inako, Why Not dito. Nakuha ni Paring Why Not, pero here comes Nix. Oh, hindi, actually, nakuha pa dito ni Sikiti, but Why Not might be going down laban dun sa tatlo, pero hanggang ngayon buhay pa rin siya. Why Not still alive, grasping for his life. Tinamaan na nga dito ng Abyssal Arrow yung jungle, and quite unfortunate there. I was thinking na pwede sana yun maipa 1-1. Yun yung iniisip ni Why Not dito. That was very ballsy, that was very very aggressive. I was thinking na baka si Why Not iniisip niya na pwede pa rin pwede pa 1-1 to, kasi kahit ma 1-1 ko to, the disruption would prove to be a lot of hustle then against Ownage. Pero hindi. Wala. Tinamaan yung jungle camp. And yeah. Walang kapalit. 1-0 lang na malinis para sa Ownage. So kung tinamaan siguro ni Cortez is yung hero, no? Which is yung Masha or si Lord. Kaya magkaroon ng 1-1 kill. Pero hindi tinamaan. So balik muna tayo dito sa labanan on both sides of the team. Wala munang aggression na nagaganap. Kakatapos na kasi din ng aggression eh. So chill muna yung magkabilang team natin dito. Indeed. So far, I'm not so sure. These are just early kills na nakukuha ng Ownage. Doesn't necessarily mean na parang loss na to para sa Geek Fam.
ang siguro clear lang dito is kung ano man yung tempo na early na, pwedeng dalhin dito ng Geek Fam, hindi yun makukuha ka agad. Pero ito nga, here comes Bimo with the bouncing ball. Terese na dito, igramit na yung kanyang ultimate pero walang tinaman mga kaibigan. Takuwasiwas lang, why not? Still alive. Grabe dito yung Tyra's Revenge pero Kurt Easy, grabe yung aggression dito sa likod. Bimo, still alive, being chased by Doc Man. Nixon, tinamaan ng abyssal arrow. Doc Man with the Jit Kundo. Tamang knockout lang naman. And just like what you said kanina, Kuyashin, CC control lang. Crowd control lang talaga. That's why actually Serena is very, very nice then against the Masha. Kahit nga point blank mo lang eh. Pwede na eh. Tapos may kahit slow din wala sa trap. Malaking bagay na yan. You don't expect to execute the Masha if you are Serena. Pero you can clearly like limit her movements. Limit her movements, yes. True. No? So eto on to the bot side, medyo cut lane ang ganap ni paring Why Not and as well si Kingpin dito sila ngayon ang nagpupush ng pressure laban sa Onage. Indeed. Actually, very curious dito kung ano bang plano din ng Onage now that Nixu is the one holding on to this Masha. Nixu, by the way, hold that on. Pero, naku po, grabe dito. Why Not still tanking the turret pero ngayon malilipat na papunta dito kay paring Kingpin. Chu is still alive, kicking inside the turret and that might be the first turret destroyed dito mga kaibigan kasama yung dalawang miyembro ng Onage. The power dive is completed. Now the thing here, sa paglapit din ni Nixu, binati agad siya ng Blazing Duet ni Escanor. What I'm gonna mention is, kung may laman man, lamang man naman nakuha ka agad yung Onage, hindi nila na-shutdown yung Harit eh. Diba? Hindi, tama. So, hindi yung Harit yung early na punish dito. Kaya naman, anytime, the moment that Geek Fam converts together, even on tower dives, they can win. So, napakaganda rin actually ngayon ang pinapakita ng Geek Fam, Geek Fam dito with the follow-ups, no? Yung Serena natin dito, grabe mag-rotate from bot to top. Sinisigurado niyang lahat ng lanes niya is nakakalamang bago siya lumipat. Yeah, and that would be one big thing here. We got Lard naman and a scout ka agad. Wild charge, the follow-up is not yet there. Hindi niya na-steal, no? Nakuha ni Kurtzy pa rin yung bomb and that's Lard gonna be going down. Wala nang ligtas dito si paring Lard that now the turtle is open for grabs. Being taken by Team Onage. Sige natin magko-contest dito yung Geek Fam or kung aabutan pa ba, very low 1 HP na kung makikita nyo nga ako, ito na! Pero na-secure pa rin ito ng mga membro ngayon ng Oni Jung Kung Dating Fight. Kingpin Naku! Here na pin down din ng mga membro Ginyang ngayon. Ginyang overturn. Off this Geek Fam Squad! Kurt Easy. Grabe dito, Kurt Easy trying to run away. Doc Man is still alive. Grabe yung bawas doon ha. Nang Ginyang overturn, makumamamataan pa ni Bima with the Jit Kundo dito. Oy! Si paring CKT di tamang basic attack. Lard will be taken down as well. CKTD still alive. Abyssal Arrow, will it hit? Will not. But here comes Escanor. Tignan natin kung habulin. Hindi na rin. Ganda rin ng Rosso Umbrella doon ni CKTD. Swara man shout. Yun ang tunay na Ankle Breaker. Ni Kurt Easy. Yun ang Ankle Breaker. Tama ka dyan. Pero Escanor still farming on top. Laban kay Nixu. Mukhang nga pareho lang sila dito nga nakakakuha ng gold. But so, the thing here is that hindi pa rin ganun ka-clear, no? Kung sinong may good control ng game. Yes. So far, this game is going back and forth. And this might be a problem. Baka nawawala yung pinaplano ng Geek Fam na maging consistent kasi nakaka-respond eh yung Onage. Yes. You have to take note na they still have the carry. They still have the carry, yes. They still have the carry. Parang hindi lang ganun ka-effective ngayon si KTD. Even Nixon was able to bounce back with a 2-1-1 on his Masha. So, anything can still go sa sitwasyon ngayon ng laro. Especially right now na Nixon na meron ng corruption. No, na corruption reaper dito, corruption site na medyo slow and kayang-kaya niya na maging aggressive ngayon dito. But why not on the bottom side being harassed by Bimo? Medyo nahihirapan yata siya dito. I think he needs someone to protect him. But Lard on the other hand, dito sa top lane siya naman, yung inaharas ng Geek Fam. And there's some very aggressive, very interesting engages to, no, na ginawa sa may bottom lane. Parang hindi siya necessary mula sa side ng Onix kasi napakalalim nun. I think there is a call for clearance man lang. Clearance. Pagiging pantay. Pagiging, parang pag nag-initiate ka, makakapalop ng maayos sa'yo at kasi marksman mo. Sa parang 3v1 with the penalty zone. Tignan natin kung kakayanin. Why not? Pero hindi niya na. Especially with Lembot here with the pro damage output laban sa kanya. And the weird part here is Geek Fam didn't go for any answer for that. Hindi sila nakapag-rotate agad para sa turtle. They attempted to respond pa nga and rotate sa bot kung saan sure na napasag yung tore. Yes, tama. Pero now the turtle, actually, second turtle or third turtle is now up for grabs. Tignan natin kung Geek Fam PH ba ang magpa-prioritize. Pero I think they might go for the kill dito with Lard na lagi na lang nagsosolo. Lard here just using the wild charge easily for an escape. Escanor still not within the hurting range
in terms of damage against a Talk Like Grok. Nakapwesto na ngayon ng mga Geek Fam para mapasimulan. Naku po. Ito turtle na to. Nakatayo si Bimo ngayon. Bimo with the basking ball. By Dokmen. Way of the Dragon comes in. Summon Force na ilatag na penalty zone lamang doon sa isa. Pero ito na, yun niya ko with coming. The turtle na just taken. Dito by CKT. Bimo with the basking ball being harassed by the entire enemy team but still alive. Lord, tamang palo lang ng kanyang lumpia. Why not? Palagan mo ng paluan. Dokmen might go down pero meron pang immortality level being basic attack by Escanor. Very weird mula kay Lembot dito. He was really willing to sacrifice that much para lang maka-burn ng para immortality. Lang, pero okay lang mga babidi kasi nakuha yung turtle, nakuha rin yung inner bottom lane turret at dinuhel pa ni Chow dito yung Masha. Sinabi ko pa naman counter na Chow yung Masha at mukha nga. Counter nga. Tama ka nga doon na counter ni Chow ang Masha. Medyo hindi siya makapag lifesteal eh. Daming crowd control eh. Talagang crowd control yung kaya. Pag ang isang alam mo yun, parang tigre nagpupumiglas eh. You just want to control. Tigreng diba? Natalian, ganun. Oo, kailangan mo lang talian para makontrol mo yan. Well, bear si Masha. Just to be more specific. Ano lang naman. Panda hero. No, pero, ayan. Ha. Again, if you want, guys, one of the newest heroes right now na pumasok sa meta natin, hindi nga natin niya nakita sa may regular season. Masha, guys, is weakness. Ang weakness niya is crowd control. Crowd control, yes. Tama ka dyan. Pero Lard here, lagi talaga siya nag-iisa, no? Si parang Lard. I think humahabol siya sa item. Oh, ang weird ng playstyle na to ng Grok sa totoo lang. Parang nagugulo lang sa kabilang dako ng mapa. Buti na lang hindi lagi natatranslate yung kill ha, kay Lard. Although mataas-taas din yung kill count sa kanya, 1-3. No? Pero at least it opens up compared other opportunities for other members ng Onage. Compared sa ilang beses siyang nakitang nagsosulot, pinuntahan, sinubukang patayin, that 3 deaths is very low. Kasi napakaraming beses siyang sinubukang puntahan, sinubukang patayin, pero hindi nila nagawa. Hindi. Pero hindi kong magawa. Makakilingan. Naku, napakalaking bagay nung lahat yung nagawa. Happy. Now we have the Demon Hunter Sword available also on Tsunixo. Dokmen, na ninakap dito yung Dragon. Dragon into the turret dito. Naku, I think merong pantakas with the Wild Charge dito, Escanor. With the Art of Tiberia, habulin pa kaya. Naku, hindi na nga yata makakaligtas pa. Pero ang kapalit nun is si Why Not. Si Why Not naman. So nagkapalitan lang. Actually, Why Not performing ganun worse compared to Lard. Now, sitting on 5 deaths here, hindi ganun ka-fluent off yung Terizla niya. Pero now, the Lord is being taken by Geek Fam PA. Siyempre, contesto laban sa Team Onage. But here comes Chu with the Way of the Dragon. Target na nga nila si paring Nixu. But Nixu with a lifesteal for Dokmen dito. Tamang basic attack lang. Naku, hindi na yata makakatakas pa. Paring Kingpin, very low on HP. Courtesy will be enough. Why not? Hindi yata. Why not? Mga kaibigan with the penalty zone. Yung mga... Nako, hindi ka kayanin. Yeah, onto Why Not. Ngayon, tingnan natin kung gano'ng katalim itong maso ni Why Not. Takas na lamang. Onto Lord naman na makunat. Hindi na rin nila pinilit. Oo, lokohan na lang yan. Kasi dalawang tank na lang din yung lalaban. Baka madali pa sila ng spell bump dito ni Why Not. Hindi. And of course, Why Not now, 9-minute mark. Actually, pasok na lang natin sa 10-minute mark. Has the wing of the Apocalypse Queen fulfilling the role of soaking up damage for his team. I think he needs to come more frequently during during the team fights. Medyo late kasi talaga siya eh. Imbis na siya yung mag-initiate, kakampi niya yung nai-initiate ng kalaban. Nababaliktad sila. Nahuhuli, no? Oo. Parang nahuhuli sa rotation si Wyna. Parang hindi ka naman clear. Ano ba talaga yung parang main role yung ng Terry sila dito? Supposed to be dapat support na nakakaw. Nakakaw yung coin. Nakuha ni Bimo. Nakuha pa rin ni Why Not. Pero here comes Nixu. Nako, penalty zone laban sa tatlo. Pero I think is not enough to keep yourself alive against Amasha with the Demon Hunter Sword. Indeed. And of course, that it didn't even open up any opportunity for Geek Fam to start quickly itong Lord. Ngayon pa lamang at kita doon si Lord. Duel kay Sikinid at Dokmen. We have the Dragon, tamang buga, para here comes Escanor with the Blazing Duet. I think the Lord will be stolen by Lord, mga kaibigan. Tignan natin kung babawi sila during this teamfight. Dokmen will be removed dito. Ay, yung kanyang immortality, but Nixu, grabe yung cursing powers ng isang Masha, mga kaibigan. Bouncing ball to try to run away, pero hindi niya na magagawa. Grabe yung Onage dito. Diyos ko, Lord, mga kaibigan. That was some classic Grok play there. I was telling pa naman ang hirap, ang hassle ng Grok, pero hindi para kay Lard. Para kay Lard. The most successful Grok player ng MPL Season 4. At least he's proving it to us, di ba? Na he is the most successful Grok player this season. 68% win rate, man, on that Grok. Nako. Lagi na pang pinipili. That's the thing. Minsan kasi, pwede namang mataas win rate mo, di mo naman pinipili, di ba? Totoo yan, totoo rin naman. Pero now, Geek Fam is on their lowest form dito
sa laban na to against Team Onage Kashin. Yeah, let's see here. The Lord. Nakapunan ito ng mga taga-ONHB mo rin. Nakapwesto pa sa finishing. Wala na rin palang Tori dun sa pinababa. Obvious naman yan. Diba? Kinuha ni Nixo. Yeah, pero ilalaban ba ito ng ONHB talaga? Will they commit? That is the biggest question here. Do they know na meron sila sa pinakalikod? No, kasi why not dito? Tamang wasiwas na. Wala pang aggression na nagaganap. I think they're just going to kill this Lord and gear up waves instead of doing a teamfight. Yeah. Alam nilang lugi sila. And Geekbomb is doing a pretty good job on actually defending the bases here. Pero mukhang hindi. Pagdating sa mid. Oh no, nice! Diamond Force na yan. Pag nanako si Nixo dito mga kaibigan. Last win si sila. At plano siya magagawa si Kitty Di Verlo 1HP. Hindi naman ang abisa lang dito. Here comes Tokman to secure the kill with that double kill. Bimo with the bouncing ball. Tamang rage lang pala yun. Pero hindi na siya makakatakas pa sa kamay dito ng ating Geek Fam. So that is one question there. Who's the defense good enough mula dito sa Geek Fam? It does look like ang problema lang yung inhibitor turret sa mid na wala pa rin. And you have to remember that Lembot Akari is getting into the late game that she is supposed to achieve here. At doon mo nakita din yung Masha. No? Masha! Iba rin talaga yung threat ng Masha. Nakalimutan natin. Oo nga pala. Because of the first kill. Mabilis mag-push nga pala. No, sinaglit niya lang yung turret sa bot lane. Pero sinaglit lang siya nila Dokmen kanina. Doon sa huling team. Kahit mga pal yung yung life ni Masha. Doon. Nakatawas kay Masha. Yung buhay niya tatlo. Mas duelist siya. Pero wala siyang ganun wala na siyang, defensive stats. Wala siyang armor, magic release. Ganun, yes, yun yung downside sa isang Masha. Tapos medyo immobile pa eh. So that's one of the questions there. Pero yan, push, mabilisan. Probably okay. Response rate, mabilis din. Pero sobrang lambot lang talaga. Lots of learning here, no? With the Masha para dito sa ating MPL Season 4 playoffs. Ito ang unang Masha series natin. Na kanina pa binubulong nila Doggy coming in from that Series 1. Isang inhibitor turret na lamang natitira mula sa side ng Geek Fam. Did that last teamfight ignited the powers of Geek Fam PH? Kaya Shin, tignan natin kung that will be the start of their comeback during this match. You have to remember, Escanor is still there. Pwede pa rin Boomlazing do it yan. 14-minute mark, I would expect some decent damage na mula dito sa ating Claude. No, kaya Kuya SK, parang Escanor. Abisal araw galing kay Kurt Easy. Yeah. Just to look out for enemy. You wanna be steady. 40 seconds. Actually, 35 seconds. Bago lumabas itong ating susunod na Lord, mga kaibigan. Nagkabatian lang yung Cho and also the Kufras may bandang gitna. Which prompts the Cho to actually fall back Lord here with a courage mask. Also available, Kurt Easy. Pero dito sa top side, ako po, 3-man gang laban kay Why Not with the penalty zone. Hindi na siya tatagal pa sa kamay ni paring Lembot. Ay, nako po. Yung kanyang immortality with the pinup. Here comes Dokmen with the Jit Rundo. Nako, tatlo laban sa dalawa. Hindi nila kakayaan. Here comes Abinsan Arrow. Kingpin with the Corona Dash. Nixu trying to run away. Wala ng shit. Pero grabe dito. Yung damage ni Nixu. Escanor with the Blazing Do It will save his entire team from the hands of Nixu. And it's a 1-for-1. May miscom yata dun. May miscom. Hindi ko alam kung miscom. Pero di yata nila naintindihan yung yung Masha. Pag ang Masha sumugot, wala nang atrasan. Wala nang atrasan. Iniwan si Nixu. Well, there's the burst done in by CKTD. CKTD also online and is hurting a lot against the backline here of Geek Fam. Sinaglit niya lang si Kurt Easy. Nadaanan lang ng payong saglit eh. Nawala. Binato lang ng payo. Maulan. Sana all may payo. Ang payo. Isa sa mga pinakamadaling mawalang gamit. Malapag mo lang kahit saan. Mamaya wala na. Pero here comes Bimo. Nako po. They're trying to contest the Lord na rito. Nanakbak na Lembot! Dito. Si Lembot might go down in the hands of Escanor. But he activated the Wind of Nature. And instead, the one who got to go down dito is si Escanor. The Lord is still alive. Tignan natin kung maaagaw ba. Nixo here on the side. Nako, Lord! Nakakuha na naman si CKTD. Oh, that is a massive win. 4 members. Grabe! May the members here na ang team ONH as they secure the Lord. They secured. And now pushing a lane without any inhibitor turret. Nixo. Yan na ang masya natin. Aray! Oh, diba? Nako, ang sakit. Ganda ng reaction mo doon. Mga kaibigan, it's game 2. We'll go to ONH! Grabe. Congratulations, man, as the team ONH. What an unexpected performance there. Easy predict para sa mga panel natin. Ladies and gentlemen, kung ako sa inyo talaga, yung isa, wag nyo nagayahin. Yun ang basis.